Matapos hindi makabayad ng upa, tinanggalan ng bubong ng bahay ang isang pamilya sa Cavite. Depensa ng may-ari, hindi niya ginigipit ang pamilya. Pebrero pa lang daw bago pa magka-pandemya, hindi na sila nagbabayad. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sinasalok ng mga batang ito ang tubig ulan sa loob ng kanilang nirerentahang bahay sa General Mariano Alvarez Cavite. Papasokin tayo ng tubig na. Gano'n, tinanggalan na tayo ng bubong. Iniutos daw kasi ng may-ari ng bahay na tanggalan sila ng bubong dahil hindi makabayad ng upa. Kinandado rin daw pati ang gripo nila. Ayon sa nangungumpahang si Frederick Valier, mula na magka-pandemya, wala na siyang maayos nakita sa pagta-taxi driver sa airport. Nakiusap daw siya sa may-ari na bigyan pa sila ng palugit, pero... Sabi niya po eh, hindi na siya makakapag-intay. Hindi na daw nila ako kayang pagbigyan sa mga pakiusap ko. Dahil may mga problema din daw silang hinaharap. Hindi rin daw sila makalipat pa dahil wala rin pambayad. Umaasa lang ang pamilya sa pagtitinda ng sako. Sana matulungan niyo po kami sa ginawa nilang panggigipit at pangaharas na po sa amin. Nilinaw naman na may-ari ng bahay na si Cheryl Bolaños ang kanyang panig sa isang online post. Anya, sa loob daw ng 8 buwan, wala raw ibinayad si Valier sa upa at sa kuryente na aabot sa 13,000 pesos. At kahit daw kapwa mag-asawang nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, ay wala rin daw binayaran si na Valier sa utilities. Giit din ni Bolaños, hindi totoong ginipit niya si Valier. Inunawa raw niya ito sa kabila ng pinagdaraanan ng kanilang pamilya ng tamaan ng COVID-19. Malaki raw ang bayarin ni na Bolaños sa ospital at sa cremation at hindi raw ito nauunawaan ni Valier. Nagawa lang daw ni Bolaños na ipatanggal ang bubong dahil alam niyang walang balak umalisin na Valier at hihintayin na lang maputulan ng kuryente. Sabi naman ng kapitan ng barangay, hindi pa man daw nagsimula ang pandemya, hindi na nagbabayad ng utang si Valier. Inalok raw ng barangay si na Valier ng relokasyon pero tumanggi ito. Hindi po siya tumutubad talaga dahil nagpatigas po siya. Kasi okay. May alak siya doon. Opo. Pero sir, may lilipat ang buhay sa barangay, kongreto, bagong building. Opo. May kuryente, okay. Tubig, sabi ko, libre ka na, ayaw po niya, sir. Opo. Paliwanag naman ni Valier, nung pinapalipat sila ng barangay ay nagkasakit siya at ang anak niya. Sa ngayon, muling binigyan ng palugit ang pamilya ni Valier matapos mangakong babayaran ng kanyang biyena ng utang. Pero sabi ng may-ari, kahit hindi na ito bayaran ni Valier, basta't umalis na ito. Magpipirmahan muli sa barangay ang magkabilang panig para sa panibagong kasunduan. Wala nang moratorium sa pagbabayad ng renta ngayon, pero ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, patuloy ang pakiusap ni Pangulong Duterte na huwag magpalayas na mga umuupang di nakakabayad ng renta bilang pagmamalasakit sa kapwa ngayong panahon ng pandemya. Pero kung may utos raw ang korte, wala na raw magagawa ang Pangulo. Ayon naman sa DTI Memorandum Circular Number 20-29, merong 30-day grace period sa pagbabayad ng renta at magsisimula raw sa huling due date o kapag inalis na ang isang lugar sa ECQ, MECQ at GCQ. Ang probinsya ng Cavite, isinailalim na sa MGCQ simula nitong September 1. Bernadette Reyes, GMA News.